Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng piko o hopscotch. Una, kumuha ng chalk o crayola. Kasunod, gumuhit ng isang malaking kahon at numero sa loob hanggang ikawalong bilang. Ang 3, 4, 6 at 7 ay hahatiin para sa dalawang bilang. Para masimulan na natin ang laro, kailangan natin ng tigi-isang pamato katulad ng manipis na bato para hindi ito tumalbog. Ang bawat manglalaro ay ibabato ang kanilang pamato sa ikalimang kahon. Ang pamato ng manlalaro na pinakamalapit sa linya ang unang maglalaro. Ihahagis ng unang manlalaro ang kanyang pamato sa unang kahon. Gamit ng isang paa, siya ay tatalon sa kahon na hindi naapakan ang kahon kung saan nandoon ang kanyang pamato. Pagkatapos, ay babalik tayo at saka pwede na natin kunin ang pamato. Tandaan ang mga bawal gawin habang naglalaro ng piko. 1. Hindi dapat sumayad ang pamato sa linya habang hinahagis ito. 2. Bawal umapak sa linya. 3. Hindi dapat sumayad ang paa sa lupa habang pinupulot ang pamato. 4. Bawal umapak sa kahon kung nasaan ang pamato.